Sabi ko na lang sa kanya, ikaw talaga nagpapapaniwala ka niya. Ang nasa Singapore nga ako, si Mayor Sara. At hindi naman yun eh, hindi naman lihim na biyaya yun. Humingi siya ng permiso sa DILG at binigyan naman. At yan daw, isa nga yun sa kanya, it's a medical management trip. So, madalit sabi, official yung kanyang merong permiso. Pero wag mo kayo mag-alala, si Presidente, malusog na malusog. Wala ho. Hindi pa panahon. Magsisilbi pa yung Vice Presidente pag napakiusapan ng sambayan ng Pilipino na tumakbong Vice Presidente sa 2022. Anyway, huwag ko kayong mangilala. Siya ay malakas, malusog, at tatapusin niya ang kanyang termino. At biyaya ng sambay ng Pilipino at ng mga Diyos ng tadhana, ito'y mapapahinuhod natin, makukumbinsin natin, mapapakiusapan namin na tumakbong Vice Presidente kasama si Sara Duterte naman o kaya naman si Senador Bongo bilang Presidente. Yun. Eh, natataranta ang posisyon. Hindi nyo nalang malaman kung anong gagawin nila. Malaking... doon sa isang interview natin sa Daily Tribune, lumabas nga sa headline nila, front page pa eh. Kahapon, Daily Tribune. Kasi tinanong po tayo, paano kung maglaban yung Pareho kumandidato yung dalawa, Sara at saka si Senator Bongo. Kanino kayo doon? Sabi ko, hindi mangyayari yun. Isa lang ang tatakbo sa kanila. Kung tatakbo man silang dalawa, baka presidente si Mayor Sara, vice presidente si Christopher Bongo. O, yun lang ang pwedeng kombinasyon. Samantala, alam nyo ba na meron pong bagong survey? At ang survey po, tungkol naman po ito sa eleksyon. Sangayon po dito sa bagong survey. Ito, non-commission po ito ha. Si Sara Duterte, si Isko Moreno, si Bongbong Marcos, ang diumano na preferred. Ibig sabihin, gusto ng mga tao. At itong mga porsyentong nakakuha ng bawat isa. Si Sara Duterte ay 16%. 16.7%. Si Isko Moreno naman ay 14.7%. At si Bongbong Marcos ay 13.6%. Si Senador Manny Pacquiao ay 12.8%. At si VP Lenny, VP Lenny, kulelat ka na naman ha. Ano ba yan? Talagang wala eh. Itong mga binanggit natin ng pangalan na nangunguna. At again, si Inday Sara ang nangunguna naman. Kumbaga, kung yung halalan ay gagawin dun sa panahon na kinuha mga survey, patok na patok si Mayor Sara Duterte bilang maging presidente. O anong masasabi nyo ngayon dyan? Wala eh, talagang si Mayor Sara ang gusto ng tao. Kaya alam nyo, kayong mga nandyan sa oposisyon, yung mga kritiko, kahit na anong labarda ang itapon nyo dito kina Presidente Duterte, kay Mayor Sara Duterte, kay Christopher Bongo, sa Administrasyong Duterte, talagang gusto ng tao si Mayor Sara ang pumalit. O kahit na kung magbasa kayo ng mga kolumnisa, talagang nilalabarda nila si Presidente. Sinisiraan nila ng gusto eh. Wala, alam nyo, hindi kasi maikakaila, hindi maitatago, hindi maitatatwa. Yung kitang-kita ang ebidensya sa ginagawa ng Presidente Duterte. Sus Mariosep, kung sa accomplishments na lang, pagdating sa infrastructure, pagdating sa labanan, sa mga rebelde, kita mo naman, marami yung sumusuko sa mga rebelde.
Eh, yung mga teroristang Muslim, kita naman yun, tinalo. Tinalo ng gobyerno sa Marawi. Sa droga naman, ako, isang katutak na mga nahuli. Ang napatay naman, nung mga lumalaban sa pamahalaan, pag sila inaaresto o nire-raid. Pati sila nagpapatayan sapagkat meron din silang mga inggitan sa loob. Merong mga onsehan sa loob. Meron siyempreng kanya-kanyang mga personal na mga alitan niya, kaya sila nagpapatayan eh. Kaya ito naman mga human rights, hindi nila tinitingnan yung record talaga yung kung paano napatay. Lahat ng mga klaseng napatay, basta konektado sa drug, naku, sasabihin na, gobyerno yan, eh, talaga kayo. Oh, anyway, gaya na sinasabi natin, sa punto ng korupsyon, huwag niyo sabihin na walang ginawa si Presidente sa punto ng korupsyon. Marami siyang tinanggal, cabinet members, mga general, kung ano-ano pa. Oh, by the way, yung nga palang sinabi natin na malis tayo lang ng konti. Yung sinabi natin kaninang bumaba yung bilang, eh, nadagdagan na ho yun, ha? Merong mga 9,216 na kaso. At yung mga namatay, 60. Pero marami rin ho tayo nag-recover. As of yesterday. Yung ngayong Biyernes, hindi ko po alam, hindi ko pa nakikita. Pero ganun pa man, gaya ho ng pala ulit-ulit na sinasabi natin sa inyo, huwag ho tayo mag-alala sapagkat ginagawa ng pamahalaan lahat ng pamamaraan upang masugpo natin yung pag-akyat ng mga bilang ng mga kaso. So yung pong testing natin, dinadamihan ho natin yon. Hindi po ba sa ngayon mga 30,000 ang testing natin? Hopefully, tatasan pa natin yan hanggang makaabot tayo sa 100,000. Yung pong contact tracing natin, dami nating hinahaya ng mga contact tracers. Tapos yun naman pong mga pag-a-isolate, mga quarantine centers natin, dinadamihan natin, dinadagdagan natin. Pati nga yung mga modular hospitals natin, di ba, daming itinatayo, itong sila Secretary Villar. Yung treatment, di ba sabi ni Dr. Salvana, maraming gumagaling sapagkat magagaling ang mga doktor natin. Hindi lang yan. Alam na rin natin kung paano natin gagamutin ang mga ito. Kaya talaga mga kritiko, mga detractors, manood kayo. Pakinggan nyo. Alam nyo yung isang survey outfit? Eh, di ba? Alam nyo yung SWS, yung Pulse Survey. Meron pang isa, yung Publicus Asia Incorporated. Ito rin o yung kaninang binanggit ko sa inyo na nag-survey. Alam nyo ba, pagdating sa approval rating, trust rating, mataas pa rin ang approval rating ni Presidente Duterte. Kaya, wala pong epekto yung ginagawa ng mga oposisyon, yung mga malulupit na mga kritiko na walang nakikitang kabutihan sa ginawa ni Presidente Duterte. Pagdating sa taong bayan, di ba sinasabi ko sa inyo, paano mo masisiraan itong si Presidente kaugnay sa kanyang pagtugon sa coronavirus? Nakikita, ilang binigyan mo ng ilan ba yun? 23 million na informal workers sa isang taon, nabigyan sila ng ayuda ng DSWD. Hindi po ba? Tapos ang daming programa kung saan nakikinabang maraming beneficiaries, whether yan ang mga magsasaka, mangingisda, ordinaryo manggagawa, ordinaryo driver sa kalsada, tumitinda, lahat po yan, nakinabang eh.
Eh, yan ang mga tinatanungan ng survey. O, di siyempre, yung anong nakikita nila. O, yun na lang sa infrastructure. Ano pa bang tawag nyo roon? Ang dami nakikinabang din doon. Dahil sa mga bagong skyways, bagong mga tulay, bagong mga daan, yung mga feeder roads, pati yung mula dun sa pinanggalingan ng mga supply ng agricultural products papunta sa Palengke. Iyon. Lato yun eh. Talagang maniwala kayo. Mahihirapan kayo. O ito nga pala si BC Senate President Tito Soto. Aba, mataas din ang kanyang approval rating. Nakakuha siya, si Presidente 65%. Si Senate President Soto, anong ilan ba nakakuha niya? 40%. Oh, mayroon niyo yun? Ang tanong, si VP Lenny. VP Lenny, sorry ha. Eh, 29% lang nakakuha mo eh. Layo, no? Layo yung Presidente.